Hi and welcome back to Learning King Kai. Ngayon guys, nagkakaproblema pa rin po ba kayo sa inyong maloob ng messenger tungkol dito sa sending failed or cannot send a message pa rin guys, no? Or sending message error pa din ba? Ayan. So, marami pa rin po ang nagre-report sa loob ng messenger at ang kadalasan na problema nila ay hindi gumagana ang kanilang messenger. Yung kanilang message sa loob ng messenger or sending field pa rin. So, ang mga problema na kadalasang nare-report guys ay yung server connection and sending message guys. Ano? And of course, syempre yung application. So, ano po bang mga dapat gagawin natin at ano pong mga tips na gagawin natin dito guys? Syempre guys, kung hindi naman tayo na-restrict sa ating mga account guys or wala namang nag-restrict sa ating guys, impossible naman po na hindi po siya gagana. Ano? So, ngayon ang gagawin lamang po natin guys, unang-una, ay punta tayo ngayon sa loob ng ating messenger po, ano. Okay, so once na gumagamit kayo ng inyong messenger at sending message failed or sending message error pa din guys. Ayan, ang gagawin po natin ngayon ay pupunta din tayo ngayon sa ating application. So punta tayo sa ating settings and pagkatapos po ay punta tayo ngayon sa loob ng ating application. Pagpunta dito sa loob ng application guys, hahanapin lamang po natin dito yung messenger. And pagkatapos po, papasok tayo ngayon sa kanyang storage po. Ano? Ayan, tap natin yung messenger and then pasok po tayo sa storage and cache. Pagkapasok po natin dito guys, clear cache lang and clear storage. Ano? Just make it sure na alam niyo po yung inyong password sakaling mag-require ng password and wala naman pong iba ano. Then pagkatapos po niyan guys, ayan, labas po tayo dito. And then pagkatapos po, punta po tayo ngayon dito sa loob ng ating cellphone po ano. Settings pa rin po tayo guys and then pagkatapos punta tayo ngayon sa ating system update. Dapat po yung system update ng ating cellphone po ay ayan, pagkatapos yan guys, just make it sure ng inyong system ng cellphone ay naka-new update po siya. Then next na gagawin natin guys, yung RAM and storage po ito. Okay, itong RAM and storage guys, ayan, just make it sure din na hindi full storage yung ating cellphone. Dapat po naka-optimize po yung kanyang storage. Kung naka full storage man po, maaari po tayo mag-delete ng mga videos or mga media guys sa ating gallery guys, no? And then pagkatapos po ay pupunta naman tayo ngayon dito sa loob ng ating iManager po. Pagpunta natin dito sa loob ng iManager guys, ayan, tap lang po natin tong optimize po para po malilinis po yung ating cellphone ano or yung storage yung ating cellphone. Then pagkatapos po niyan guys, restart po natin. Pagkatapos po niyan, punta naman tayo ngayon dito sa loob ng ating Play Store. So, i-check naman natin ngayon yung ating messenger kung naka-update po ba yon. Okay? So, tap natin yung search bar and then pagkatapos po, type lang po natin yung messenger. Okay? So, pagkatapos po niyan guys ay search lang po natin yan kasi makikita naman natin yung kanyang profile. Then, pagkatapos po, pag naka-open po yan, ibig sabihin naka-new update po yan yung ating messenger guys. So, once naka-new update po yan guys at hindi pa rin po tayo makakagamit ng ating messenger, ang gagawin po natin ngayon ay i-uninstall po natin siya. So, makikita niyo po yan guys, uninstall, no? Tap niyo po yung uninstall and just make sure nakabisado niyo po yung inyong email and ang inyong password sakaling mag-require si Facebook Messenger ng email and password, okay? So, pagkatapos po niyan guys, ay ang gagawin natin, restart lang po natin yung ating phone and the last one ay yung ating internet connection po ano, dapat po malakas po yung ating wifi kung sakaling naka-wifi po tayo and kung sakaling naka-data usage naman po tayo guys, ayan, just make it sure na malakas din po yung ating internet, ayan, so lahat po yan guys, dapat gumagana po yan kasi wala naman po talagang ibang problema dito sa loob ng ating phone kung lahat po yan ay nasa condition maliban lang kung ang Meta mismo ang nag-a-update ng application. So, pag si Meta mismo ang nag-a-update ng application guys, wala tayong gagawin dyan kundi kusa naman po yung babalik
after an hour or after a day. And that's it. Sana nakatulong ito sa inyo. Thank you so much for watching. Don't forget to hit like, subscribe, and share sa ating video. Bye!